Okay, yeah, very vlog check everybody, Azrael here, and we are back again for another vlog. At grabe na late tayo sa campaign na ito, no? Pero hahabol natin yan, ihahabol natin kasi sobrang busy tayo lately. And I'm here to unbox this new Realme C55 smartphone from Realme Philippines. Realme Philippines. Realme Philippines. Okay. Okay, unbox natin ito ngayon. Parang this smartphone is targeted sa mga kabataan, sa mga students, sa mga Gen Zs because of it's very affordable at ganda ng kanyang camera specs. At oh my God, we have 256GB of storage na merong micro SD card slot, which is I'm very, very impressed. So, let's unbox this at pakita ko na sa inyo. Pero bago pala tayo mag-unbox, discuss ko muna sa inyo yung tech specs ni Realme C55. Okay, let's do this. Nakasalamin ako ngayon. Thank you, Shopee. Okay, ito na yung tech specs ni Realme C55 smartphone from Realme Philippines. Ito ay meron siyang display na 6.72 inches FHD Plus display na merong 90Hz refresh rate. Wow, maganda yung kanyang screen. At meron siyang 91.4% screen to body ratio. So medyo mas wider yung kanyang screen this time. At meron siyang 680 nits peak brightness, which is good. Malinaw na malinaw siya. At hindi siya yung parang masakit sa mata. So tamang-tama lang to. At meron siyang 180Hz na touch sampling rate, kung saan maganda to for gaming. Yung mga nag-FPS gaming niya, para sa inyo to. At meron siyang 16.7 million screen colors, kaya everything is very colorful. For the CPU, gumagamit siya ng MediaTek Helio G88 na may octa-core na 2.0 GHz na may 12nm feature. So sa GPU, gumagamit siya ng ARM Mali G52. Okay din yun. At for the memory, ito yung pinakang maganda sa memory na offer na. There are two variants. May isang 6GB of RAM na may 128GB of storage. At yung pangalawang variant is 8GB of RAM na may 256GB of storage. Kunin nyo na yung 256, mas sulit yun. At ang pinakamaganda rito, pwede kayo gumamit ng external SD card kasi meron siyang extra card slot na up to 1TB. So, ma-expand lalo yung inyong memory. Makakapag-save kayo ng a lot of memories, pictures, videos, also games. Okay, for the rear camera, no, meron siyang 64MP na AI camera at isang 2MP depth camera. So, dual camera ito. At you can record up to 1080p 60fps of a video, which is wala siyang 4K, pero okay lang din yun. 1080p 60fps, okay na rin for mga YouTubers, no? So, good pa rin din siya. For the front camera, meron siyang 8MP of AI selfie at you can record up to 1080p 30fps, which is okay na rin din. Perfect for YouTubers, 1080p, 30fps. For the battery specs, gumagamit siya ng 5,000 mAh of battery. Malaking-laki na rin din to. At malawak na rin din siya yung kumbaga, magagamit siya for the entire day ng gabi. At ang kanyang charging features, may siyang 33W Super VOOC charge. Sa wired, pag wired kayo, gamit yung charger niya, it can give 33 watts of power. Mabilis siyang mag-charge. And for other features, ito ay 4G ready. Dual nano SIM at meron siyang micro SD slot for your expansion of memory at meron siyang 3.5mm head jack, which is good, at meron siyang USB Type-C port, so mabilis siyang kanyang charging rin din, and available siya in body color of sun shower and rainy night, at ang nakuha kong color is sun shower. Wow, maganda. At for the SRP doon sa 6GB, 128GB variant, nasa 8,999. Sinailila yan a couple of months ago, naging 7,800. Naging 7,800 na lang yan. Tapos ngayon, balik ata at sa 8,999. Check nyo lang yung Facebook ni Realme para makita nyo yung mga updated pricing nila. At for the 8GB, 256GB of storage, nasa 10,999. Oh, kare-recommend ko ito sa mga naghahanap ng new phones. Especially pag mga 10,000 plus yung kanilang budget. Alright, so that's it. I-unbox na natin to para magkaalaman na tayo if Realme C55 is good. Tensya na tayong agawa ng more content about this. But the unboxing, siguro makakatulong na rin sa inyo to. Alright, unbox na natin to. Let's do this. Okay, let's unbox it now. Open na natin to. At para magkaalaman na. Okay, unbox na natin. At tanggalin natin tong takip. And here we go. Uy, hey, welcome to the Realme family. Sana all.
So review unit lang naman to. And this inside the box is, oops, bunit ko pa, is the SIM ejector pin at kasama yung mga manual, ayan, manuals, and also the jelly case na parang medyo parang ash color na jelly case. Importante to, gamitin nyo to, no? And then here's the phone. Uy, medyo mabigat ah. Medyo mabigat siya ng konti. Parang ang weird ng kulay niya, no? Sabi dito it's a sun shower. So medyo makintab-kintab siya. Wow, this is nice. Tanggalin natin ito. Tarik natin sticker, dikit natin dyan. Alright, ang ganda, grabe oh. Wow. So ano pa pang laman nito? Yung 33 watts of charging brick at USB type C. So yun yung makukuha niyo pag bumili kayo ng Realme C55 sa mga stores. So okay, let's have a quick kumbaga pilitasin natin yung ganda nitong phone na to, no? All right. So this is the Realme C55 Sun Shower body. Ganda ng kulay niya. And this is the 64 megapixel and 2 megapixel of a rear camera. Akala ko pa nga dalawang 64 megapixel eh, at mayroong LED flash. So sa harapan, that's the front camera. Ayan, nandito yung front camera. Sa taas, malinis, parang bakal to, no? Sa left side is the SIM ejector. SIM tray. Lagi ako nagkakamali. And then sa ilalim is a 3.5mm head jack. May microphone dito. USB Type-C. Speakers. So isa lang yung speakers niya. Speaker niya dito lang. Sa right side is the power button tsaka yung volume. Dito at yung fingerprint. So I guess that's it. So maganda yung build niya, no? Ang build niya for 10,999. Pwede na to. Pag nagandaan ako dito, bibili ko nito. Okay, so fire up na natin to. I-set up na rin din natin para malaman natin ang ganda ng Realme C55 smartphone from Realme Philippines. So, mag-a-activate na to, no? At it's good daw so for gaming rin din and also for photography at video. Because 64 megapixel is a good specs na rin din for the camera. So, ito na, we are now loading. Nilo-load na natin tong Realme C55 at medyo mabilis-bilis na siya ng konti. Ayan, ganda nito, grabe. It's so good. So nice. Tingnan ko nga ng picture. Ganda. Real me, real you. So, ayan, hello. Hello. Okay, click natin 'to. Let's choose English. Select region. Saan ang region dito? So, we are from the Philippines. Okay, ito na. Click na natin to. User agreement. Check lang yan. Okay, pumayag tayo. And connect muna ako sa wifi namin. Wait lang. At connected na ako sa aming wifi. The Realme C55 phone is now connecting to the internet. At I think mag-a-update rin din siya. So, buting tingin natin to. Ang ganda ng back niya oh. Sayang, ngayon ko lang ito nabuksan. Late na rin din ako. Kasi hindi na ako makagawa ng konti. Kasi susolid ko na ito next week. So, ayan. Sobrang busy natin magamit yung phone. But still, makakapag-unbox tayo. At mayroong logo ng Realme sa left side. Kita nyo ba yung logo? Ayun, no? Ganda. Nag-react sa ilaw. At medyo matagal siya. Tayo natin. This is nice. Ang ganda ng style niya, oh. Very premium build yung style niya, no? Okay, couldn't connect daw, hindi ko alam kung bakit. I guess I need to skip that thing. Hindi ko siya makakonect sa internet, pero nakakonect naman sa wifi. Maybe sa system ni Realme, no? Antayin natin to. Okay, ipapost ko na lang muna habang nag-aantay tayo. Pause ko muna. And we are back. It says here, copy apps and data. Usually, I don't copy my apps and data. Gusto ko, start fresh. Checking info na rin tayo, no? So, ayan. It's great to be back using Realme phones. Ayan, medyo maayos-ayos tong phone nila ngayon na to, ah. Very affordable pa. Checking info. Uy, parang huminto, ah. Okay, sign in. Okay, I guess hindi na ako mag-sign in, no? Okay, kasi
skip na muna natin yan. Gusto ko muna i-load yung phone, use location, accept. Okay, fingerprint. Let's create muna i-password pin, numeric. Okay, gawa muna tayo ng pin code para at least secured tayo. No? Asa na? Ayan. Ah, oh my God, 6 digits. Okay, wait lang ha. Okay, nakakita tayo ng 6 digital pin code at okay, install down natin to. Ayoko yung silang install. Ang dami nila, grabe. So, making your phone ready. Daming ano, no? Medyo matagal din siya, ano? Oop, sign in. Ano to? Hindi ko alam to. Skip na natin to. I think for the Realme membership. Buttons. I need the buttons. Ayoko ng gesture. Nalilito ko pag gesture, eh. Okay. I guess okay na to. Install na naman. Ayoko nga siyang install, eh. Skip. Ayan. Realme UI, yung kanyang OS. Okay, get started. May pagganong-ganong pa pala, no? And wow, ang ganda ng ano. Uy, ang ganda naman ng wallpaper niya. Wow, at meron silang Realme app market na pinopromote. Wow, this is nice. Check out, this is ay, ano, no? Parang 90Hz refresh rate, no? Mabilis na rin din, no? Which is okay. Malabas yung mga notifications niya. And let's check the settings niya. Let's check the about the phone, about the device. So ayan, MediaTek Helio G88, 5000 mAh, 6.72 inches of screen, 8GB of RAM na merong up to 8GB of expansion. Pwede mo siyang i-tinker. Ayan, kung gusto mong i-tinker to an additional 8GB. Not now. Gusto niya mag-start. Front camera is 8MP and the rear is 64MP tsaka 2MP. Android 13. Ang ganda. Ang ganda naman information nila. It's very accurate. This is nice. Maraming tulong to sa aming lahat. And what else? Let's check. Malinaw na malinaw, may Google Play Store. This means that may Google to. Hindi ako nag-sign in. And let's check out the camera. Ito na, camera na tayo. Agree. Allow. And this is the... wala siyang ano. Wala siyang wide lens. Ba yan, lumalabas yung ads. May mga bloatware siya, ano. Medyo makulit. Pwede mo i-uninstall naman yun afterwards. So, wala siyang wide lens. This is so sad. Akala ko may wide. So, this is 1x, the normal, 2x zoom, at meron siyang up to 5x zoom. Medyo malinaw-linaw yung zoom niya, oh. Pero this is so sad, no? Wala siyang wide lens. Okay, so check na lang natin yung camera. Malutong, ha? Malutong. Naka-on na yung HDR. Ano yung nag-activate? Ah, naka-auto. Naka-auto HDR tayo. At least malinaw yung ano, yung camera. Mabilis yung mag-click. Op. Mabilis naman din siya mag-click. Wala siyang wide angle. O, yung daming ads, nakakainis. Ano ba yan? Kasi nag-i-install siya ng mga apps, eh. Oh my God, nag-i-install siya ng apps. Tanggalin ko nga yung wifi. Medyo nakaka-annoy, eh. So, wala siyang wide lens. Sabihin yung video niya, wala rin siyang wide lens. So, sa video, 1x lang talaga siya. Wala siyang wide, which is nakakalungkot. 2x zoom sa video, 5x zoom sa video. Balik tayo sa 1x. Pero at least, habang nakarecord ka, you can switch to lenses. Ayun ang maganda. You can switch to lenses. Yung nga lang, wala lang siyang wide lens. You can also take photos while recording. Nakakalungkot, nakakalungkot. Check natin yung audio kung malinaw. 1x lang talaga siya. Wala siyang wide, which is nakakalungkot. Yung speaker dito. 5x zoom sa video. Ito yung speaker niya. Okay. Okay lang naman yung sound, not the best quality, but okay lang. So, ayan na, for the front camera tayo sa photo. Ayan. Malutong ha? Malutong yung front camera. Oh, yung ganda. Ganda ng quality ng 8 megapixel na ito. Dahil maganda yung ilaw ko. Oh, maganda oh. And what else? Wala siyang wide, may beautification siya. May portrait mode. Ayan. Ayan. Okay naman din siya. Uy, ganda na portrait mode niya. Bumaboke. Linaw.
linaw niya, no? At for more, I guess pag more, you can switch to the rear camera, no? Ayun, meron siyang 64 megapixel mode. I-activate niya yung 64 megapixel. So, mas detailed to. Ayan, zoom in natin yung pusa. This is 64 megapixel lang. Zoom in natin. Okay, hanggang doon lang siya. Okay lang. Siguro pagka medyo close-up kasi ako ng konti. Try natin ulit. Ayan. Medyo weird yung zoom ng photo niya, no? Ayun. Hindi pa siya ganun ka-high res. 64 megapixel. Medyo bitin, no? Pero detailed naman yung nasa images. So, what else? Meron siyang slow-mo, time-lapse, pro mode, at panoramic. Pag pro mode, ito yung tsura niyan. You can tinker the exposure level, the aperture, white balance, shutter, and ISO. Ayun ang maganda dito sa pro version niya. For photographers. At pag naka-pro yata, I think, I guess kung baka naka 64 megapixel na rin dito pag nag-take ng photo. Ayan. So, ayan, that's it guys for our Realme C55 unboxing and also hands-on and setup. So, mukhang okay siya, no? Sayang ito yung makagamit ng more adventure with this phone. Ma-unbox ko lang siya kasi video busy tayo ngayon. Hindi ko siya matatry sa gaming. But still, I'm very confident na this is a good phone also for gaming. So, that's it guys. So, thank you so much Realme Philippines for lending a unit. Realme C55. It's good, ah. Ganda ng body, oh. Ganda-ganda niya. Grabe. So, if you're looking for an affordable phone, 10,000 below, check out the Realme C55 phone. Okay na rin din to. Alright, so thank you guys for watching. So, don't forget to subscribe, like, and comment. And I'll see you guys at the next video vlog adventure. Okay, thank you so much. At kita-kits. Bye-bye!